At sa ating mga balitang pambansa muna, itinaas na po sa signal number 2 ang ilang mga lugar sa bansa. Dahil nga rin po sa bagyong si Enteng, signal number 2 ngayon sa Hilagang Silangang pumbahagi ng Camarines North at Camarines Sur. Gayon din po sa Silangan ng Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands. Signal number 2 rin sa Silangang bahagi po ng Isabela, Polillo Island at Silangan ng Quirinoc at Kalinga Provinces. Signal number 1 naman sa Katimugang bahagi po ng Batanes, Silangang bahagi po ng Ilocos Norte at Abra, Apayao, nanlalabing bahagi ng Kalinga, Silangang bahagi po ng Mountain Province at Ifugao, pati po sa mga nanlalabing bahagi ng Cagayan, Isabela at Quirino. Nakataas din ang signal number 1 sa silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi po ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Laguna, gayon din po sa Hilaga at Katimugan ng Quezon. Habang signal number 1 ho naman sa Marinduque, nalalabing bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, Albay, Sursogon, Catanduanes at Hilagang bahagi ng Masbate. Huling namataan po ang bagyong Enteng na binabaybay ang Vincennes Camarines Norte. Tagalin nito ang lakas ng hangin na umaabot po sa 75 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar dahil pa rin sa bagyong Enteng. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Pasig, Maynila, Taguig City, Quezon City, Muntinlupa City at maging sa San Juan. Gayon din sa Las Piñas, Malabon, Marikina, Valenzuela, Paranaque City at Pasay City. Wala ring pasok sa Caloocan, Mandaluyong, Navotas, Nagas City sa Camarines Sur, Camarines Norte at sa Sorsogon. Maging sa Cavite, Northern Samar, Kitapawan City, Cotabato, San Pascual, Masbate at Quezon Province. Sa ilang pang tampok na balita, isa laban sa 10 ang hinarap po ng BRP Teresa Magbanua matapos nga pong palibutan ng mga barko ng China Coast Guard. Bago yan, sinadyang banggain ng barko ng China ang PCG vessel. Habang napapatrolya po ito sa Sabina Shoal o Escoda Shoal sa West Philippine Sea noong araw ng Sabado. Ayon po sa Philippine Coast Guard, tatlong ulit binangga ng Chinese vessel 5205 sa pareho pong gilid at likuran ang barko ng Pilipinas. Nabutas at tagkandayupi-yupi ang iba't ibang bahagi po ng BRP Teresa Magbanua. Pinalibutan pa ng 10 barko ang PCG, ang ating pong barko ng PCG sa Escoda Shoal. Isasalalim po sa evaluation ang BRP Teresa Magbanua, maging ang halaga ng pinsala na tinamo nito. Sinisisi naman ng China ang Pilipinas sa nangyaring banggaan sa Escoda Shoal. Naku, wala naman bangga, walang bago dito, di ba, sa pahayag statement ng China. Ayon nga po sa kanilang Coast Guard, sinadya daw ng PCG na banggain ang kanilang barko. Naglabas nga ang China ng video ng dalawang barkong nagbanggaan. Illegal daw na stranded ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Abay, paano nangyari yun? Easy nga ng, di ba, parte ng easy ng Pilipinas yan. Sakop nga po ng Philippine Exclusive Economic Zone ang Escoda Shoal. Tama naman. Tayo magpapaniwala dito ho sa China na ito. Anyway, kitang-kita ho naman ang kanilang ginagawa po sa atin na walang patumanggang pambubuli. Ang kapal yung mukha nyo! Samantala po naman, nadagdagan pa ang bilang ng mga tinamaan ng sakit na mpox sa bansa. Sa record po ng Health Department, nadagdagan ng 3 ang nagkaroon ng naturang karamdaman. 2 dyan ay galing po sa Metro Manila habang isa ay galing naman sa Calabar Zone. Kaya naman, umakyat na sa 8 ang active cases. Sa kabuuan, 17 po ang naitalang kaso ng mpox sa bansa. At ayon sa ahensya, ang 15 at 16 na pasyente ay mayroong sexual encounter sa higit na isang partner. Habang ay 17 pasyente po naman ay mayroong close contact sa isang taong mayroong sintomas. Patuloy ho sila ngayong nagpapagaling. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.